Magandang araw mga bata! Kumusta kayong lahat? Isa, dalawa, tatlo, tara na at matuto. Ang pagpapahalaga sa kapwa ay ating taglayin. Kabutihang panlahat, ipamalas natin. Halina't matuto at alamin, bagong aralin sa edukasyon sa pagpapakatao. Sa una at ikalawang linggo ng ikatlong markahan. Ang ating paksang araling tatalakayin sa linggong ito ay tungkol sa pagiging masunurin at magalang. Ang batang masunurin at magalang ay biyaya ng Diyos sa magulang. Maituturing na biyaya mula sa Panginoon ang pagkakaroon ng anak na masunurin at magalang. Ikaw ba ay magalang at masunuring bata? Tingnan ang mga larawan sa susunod na pahina. Sila ba ay nagpapakita ng paggalang at pagiging masunurin? Unang larawan. Anak, nasaan ka? Po, narito lang po ako, inay, sa kwarto. Ikalawang larawan. Anak, halika, ihatid mo nga itong pagkain sa lolo't lola mo. Opo, itay, sigurado pong matutuwa si lolo't lola. Ang ikatlong larawan ay nagpapakita ng pagdarasal bago kumain. Ang ikaapat na larawan naman ay nagpapakita ng pagpapahalaga sa pagkakaibigan. Pagkatapos ng araling ito, inaasahang ikaw ay magpapakita ng iba't ibang paraan ng pagiging masunurin at magalang. Ilan sa mga ito ay pagsagot kaagad kapag tinatawag ng kasapi ng pamilya. Pagsunod ng maluwag sa dibdib kapag inuutusan. Pagsunod sa tuntuning itinakda ng tahanan at paaralan. Alam mo ba na mas maituturing na malaking biyaya sa pamilya ang pagkakaroon ng masunurin at magalang na anak? Kinalulugdan ng Diyos ang batang magalang at masunurin. Para sa unang gawain sa pagkatuto, kulayan ng pula ang hugis parisukat kung ang gawain ay nagpapakita ng paggalang at pagiging masunurin. Kulay berde naman ang ikulay kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Una, inay, ako na po ang maghahatid ng pagkain kina Aling Susan. Magaling, kulay pula. Ikalawa, po, narito na po, itay. Mahusay, kulay pula. Ikatlo, gusto kong maglaro. Bakit ninyo ako pinagbabawalan? Tama, kulay berde. Ikaapat, ma'am, ayoko pong sumunod sa inyo. Hindi ko naman po kayo nanay. Tumpak, kulay berde. Ikalima, kuya, hindi naman ikaw si tatay. Bakit mo ako inuutusan? Nakuha mo! Kulay berde.
Kahanga-hanga. Natukoy mo ang unang dalawang bilang sa unang gawain na nagpapakita ng pagiging masunurin at magalang. Ang pamilyang mayroong anak na masunurin at magalang ay regalo mula sa langit. Ang pagiging masunurin at magalang ay mga kagandahang asal nating mga Filipino. Ito ay dapat mong paunlarin at pagyamanin. Paano mo ba ito maipakikita? Basahin at unawain ang kwento ng mga sumusunod na bata. Ako si Hana. Ako ay masunurin at magalang. Ako ay sumasagot agad kapag ako ay tinatawag ng aking mga magulang at kapatid. Ako si John. Ako ay masunurin at magalang. Ako ay masaya at sumusunod agad tuwing ako ay inuutusan. Ako si Grace. Ako ay masunurin at magalang. Ako ay sumusunod sa mga tuntunin ng tahanan. Ako si June. Ako ay masunurin at magalang. Ako ay sumusunod sa mga tuntunin ng aming paaralan. Mga bata, makinig ng mabuti sa kwentong aking babasahin. Ito ay pinamagatang ang magalang at masunuring si Dominic Savio. Si Dominic Savio ay ipinanganak sa isang mahirap na pamilya. Siya ay pangalawa sa 12 magkakapatid. Ang kanyang tatay ay isang panday. Siya ay namuhay ng simple. Ginagawa niya ang kanyang mga gawaing bahay ng buong husay at higit sa inaasahan. Dahil tinandaan niya ang sabi ni Don Bosco sa kanya, "Ikaw ay maaaring maging banal kung masigasig mong gagawin ang mga ordinaryong bagay o gawain ng araw sa higit sa isang ordinaryong paraan." Isang araw ay tinawag siya ng kanyang tatay. "Dominic, anak, nasaan ka?" Dali-daling sumagot si Dominic. "Tay, narito po ako sa kwarto. Ako po ay nagdarasal." "Anak, mahuhuli ka na sa klase mo. Malayo pa ang lalakarin mo." Paalala ng kanyang tatay. "Opo, itay, paalis na po." Magalang na tugon ni Dominic. Pagkarating niya sa paaralan ay nadatnan niyang nag-aaway ang dalawa niyang kaklase. Kinausap niya ang dalawa at sinabihan, "Hindi ito tama. Bawal tayong mag-aaway," sabi ng ating guro. Ngunit galit na galit pa rin sila sa bawat isa. Kaya inawat na sila ni Dominic. Itinaas niya ang kanyang daladalang crucifix at sabay sabi, "Kung nais ninyong saktan ang isa't isa, ay ako muna at si Kristo ang inyong saktan." Sila ay nabigla at napatigil. Mula noon ay naging malapit na silang magkakaibigan. Para sa gawain sa pagkatuto bilang dalawa, mula sa kwentong binasa, lagyan ng check ang mga kilos o salitang nagpapakita ng paggalang at pagiging masunurin. At X naman kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Una, "Tay, narito po ako sa kwarto. Ako po ay nagdarasal." Ikalawa, "Opo, itay, paalis na po." Ikatlo, ginagawa niya ang kanyang mga gawaing bahay ng buong husay at higit sa inaasahan. Ikaapat, "Hindi ito tama.
Bawal tayong mag-away, sabi ng ating guro. Ikalima, pagkarating niya sa paaralan, ay nadatnan niyang nag-aaway ang dalawa niyang kaklase. Mahusay! Natukoy mo ang mga kilos na nagpapakita ng paggalang at pagiging masunurin. Ngayon naman ay inaasahan na mas mapapalalim mo pa ang iyong pag-unawa rito. Gawain sa pagkatuto bilang tatlo. Piliin ang mga larawan na nagpapakita ng paggalang at pagiging masunurin. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Letrang A. Anak, halika. Anak, narinig mo ba ako? Halika saglit. Letrang B. Anak, pakiwalisan ang ating sala. Opo, inay. Ako na po ang magwawalis. Letrang C. Bawal manood ngayon ng TV dahil may klase tayo. Opo, itay. Letrang D. Mga bata, magsi-CR lang si ma'am ha. Bawal umalis sa upuan. Letrang E. Anak, pakibigyan ng tubig ang kapatid mo. Inay, si ate na lang po ang utusan ninyo. Letrang F. Anak, nasaan ka? Po, itay, may iuutos po ba kayo? Gawain sa pagkatuto bilang apat. Ipakita o isagawa ang bawat sitwasyon sa tulong at gabay ng kasapi ng pamilya. Tagubilin sa gabay. Kopyahin ang talaan sa ibaba sa sagutang papel. Basahin at ipagawa sa mag-aaral ang mga sitwasyon sa ibaba. Lagyan ng check ang column kung paano na isagawa ang mga sitwasyon. I-check kung maayos na naisagawa o hindi na isagawa. Una, tinawag ka ng ate mo para tumulong sa paglilinis ng bahay. Ikalawa, inutusan ka ng tatay mo na iligpit mo ang mga kumot at unan sa kwarto. Ikatlo, pinagbawalan ka na humawak ng cellphone ng buong araw. Ikaapat, pinagbawalan kang lumabas ng bahay buong araw. Ikalima, inutusan ka ng nanay mo na suklayin ang kanyang buhok. Gawain sa pagkatuto bilang lima. Buuin ang sulat ng pangako. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Mahal kong nanay at tatay, ako po ay nangangako na mula sa araw na ito ay magiging patlang na po ako. Ako po ay patlang kapag ako po ay inyong tinatawag. Susundin ko rin po ang tuntuning inyong mga itinakda. Mahal na mahal ko po kayo. Isulat ang inyong pangalan sa ibabang patlang.
Bilang pangwakas, masasabi mo na ang patlang, patlang at patlang ay patlang ng Diyos sa patlang. Umaasa akong naunawaan ninyo ang ating aralin sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong pakikinig at pakikilahok sa ating mga gawain. Hanggang sa muli mga bata, paalam!